Good morning. Takot talaga siyang pabuhat. What's up guys? Benic here. It's been a while. Good morning! Parang nagulo yung inayos ko. Ang sarap ng gising ko today. Hindi ko ina-expect kasi sobrang na-stress ako kahapon. Nag-workout ako at ang dami kong mga inayos dito sa bahay. Ang hirap na mabuhay mag-isa. Kada kembot mo, may lilinisin ka. Kada lingon mo, may aligabok na naman. Pag-ikot mo, may kailangan ka ng hugasan na pinggan. Hindi natatapos. Hands down sa mga housewife, house husband, lahat ng mga nasa bahay, mga kasambahay natin dahil ang hirap mag-maintain ng isang malinis na bahay. Bakit ba ako limitin? Natuwa ako na sobrang sarap ng gising ko kasi kahapon, ang dahil kong ginawa, nag-bank errands ako, paligo ng aso, bumili ng grocery, nag-edit, nag-shoot, nag-workout, naisiksik ko pa mag-workout. Tapos di ko na matandaan, puro mga household chores. Feeling ko nakatulong yung pag-i-efficacy and extreme ko kagabi. Naglagay ako dito. As in, nakaka-relax siya ng feeling. Kailangan mo i-try. What a lifesaver. Ito yung itsura niya. And, ano magagawin ko today? Hindi ko rin masyadong sure. Since meron akong upcoming na commercial shoot, kailangan ko mag-workout para hindi lumabas yung aking belly. Ano ba yun maalis? Yung chan lang. Kasi pag kumakain ako, yung chan ko lang lumalaki. Yung katawan, hindi naman nangyayari. May nakita ko sa TikTok kanina. Nagtatry siyang gumawa ng water droplet sound. So, tinay ko rin. And ito yung step niya. Kailangan, sasabihin mo to. Yung hihipan ka, tapos pipigilan mo. Ganon. After nun, sabayan mo ng pitik. Yan. Oh, parang namula. Tapos ipagsasabay mo siya. Ang babaw ng kalagyan. Hello, my God. Ano nangyari? Dito naman. Papadala yung mom ko ng food for tonight. Pero ang gagawin, mag-order muna ako for lunch. Medyo naumay na ako sa meal plan. Kasi hindi pala dapat siya ginagawa ng ano, buong buwan. You get what I'm saying? Look who joined me for breakfast! Mukha daw akong highlighter today. Sarap. Alam niyo, sobrang intense yung love ko sa mga roasted tomato. Same tayo. Ikaw din? Gagaya ka pa. A lot of tomatoes. A lot of tomatoes. It's suhol time. Katsu boy. Ay, nakaabang na siya. Dali, pakita natin yung tricks natin sa kanila. See that? You see that? Nakatingin na siya agad. Down. Sit. Up here. Up here. Down low. Down low. Up up. Up up. Twirl. Twirl. Shoot. 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 Gusto ko lang naman kumain. Dami pinagawa sa akin. Since wala akong magawa, parang naiiyak ako. Parang trip ko mang trip. Tawagan natin random friends ko and sabihin natin sa kanila na mahal ko sila. Tingnan natin kung sino yung magpipick up ng phone, okay? Si Louie, try natin. The number you have dialed is either unattended. Ako ba yung walang signal? Messenger na nga lang. Hello? Yo! Louie! Oh! Gusto ko lang sabihin na I love you and super na-appreciate ko yung friendship natin. Ay, gabi naman. Nakotot-bird naman ako dun. Aww, thank you. I appreciate our friendship too. Ang random. Ay, kapay lang ako. Minsan lang rin tayo maging ganito. Like, alam mo yun, yung showy. Thank you lang, no? Oh, no! Uy! Hindi na. Hindi na alam lang ako. Kasi parang ako, ay, pinatag-bird. Parang, baka nagkukulang ka. Hindi, wala lang.
Tanga, naka-vlog ako. Ay, po. Hello, oh, thanks. Pero yeah, yun nga. Yun lang naman. Vlog aside, I appreciate our friends. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Yun lang pala. Naisip ko tuloy ko ano yung reaction ko kung ako sa akin naman tumawag tapos sinabihan ako ng gano'n. Si Riva na lang. Sasagot kaya si Riva? Baka busy siya. Riva Kennedy! Hello? Hello? Hi! Hey, Riva! Sorry, ang random. Hello. Hindi, gusto ko lang sabihin na I love you and super na-appreciate ko yung friendship natin. Yun. And ano? Hindi. Papanaw na kasi ako. Ayun, naalala lang kita and super na-appreciate ko lang yung friendship natin. Oh my God, yung hormones ko! Rick, I love you. I miss you. I can't wait to see you. I miss you. Sana magkita tayo. Ayun, and super proud ako sa'yo kasi ano, parent ka na. Ano ba? Ano nangyayari? Wala akong pera. Wala, nagre-reflect lang ako sa life ko. Tapos parang nagiging grateful lang ako sa mga tao na tinutuling kong friends talaga. Oh, I love you. I love you. Hope you're okay, pero okay ka lang. Okay lang ako. Ano, mag-hello ka din sa vlog. Hi, vlog. Ang galing mo. Alam mo bang tumatay ako? Totoo! Hindi naririnig yung echo ng banyo. Hindi, pero may narinig akong plok. Ay, wala. Ah, wala ba? Sorry. Prank lang yun, pero parang naging emotional ako sa mga reaction nila. Si Marvin. Oh. Hello? Hello? Saan ka? Sa bahay. Why? Hindi, wala, nag-iisip-isip lang ako ngayon. Tapos naalala kita. Gusto ko lang sabihin na I love you and thank you for the friendship. Mag-goodbye friendship na ba tayo? Ako mga hindi. Wala, gusto ko lang magsabi na appreciation. Thank you. I appreciate you din naman. I mean, you're one of my closest friends. I appreciate you din naman. Parang pilit na pilit ka. Pero yes, I appreciate you. I love you as a friend. And I thank you. I wish you more blessings, you know. And more birthdays to come. Subscribe to my channel. Ano ba yung trip ko? Bakit ganito yung ginagawa ko ang random? Gusto ko pa manggulo. Sagot kaya si Kyo. Saan ka? Sa bahay, kondo ko. Ah, sa kondo lang? Sorry. Wala, nag-iisip-isip lang ako ngayon sa house. Ano iniisip mo? Share ta? Hindi. Gusto ko lang mag ano, thank you, I love you, kasi na-appreciate ko yung friendship natin. Aww. Ano naman nalab-nalab kita eh. Ayun na. Nagdalap ko kayo kung sino yung mga tao sa buhay ko ngayon at treasure ko kayo habang buhay. Contento nga ako sa friendship battery. Contento? Oo, hindi ko na kailangan ng iba. Wala, ang okay, random. Ang weird ba na sinasabi ko yun? Hindi. It's okay. At kailangan, feeling ko kailangan naman natin na mag-express kasi sabi, magkakaibig, hindi naman tayo expressive dati. Pero parang lately, nag-expressive tayo magkakaibig kasi isa't isa. At feeling ko nakakatulong naman siya sa atin. Okay. Sige, okay. Yun lang naman. Sige, miss you. See you soon. Say hi to the vlog. Alam ko naman, pero hi. Ganito po talaga kami mag-usap. Wala pong halong plus. Oo nga, ganyan kami mag-usap. Sige, bye-bye. Ano ba yung katangahan ng mga ginagawa ko? Hindi ko na nagigits. For the content, clickbait! Kanina pa ako nagpaplano mag-workout, guys. And I keep delaying it kasi tinatamad ako. Pero kailangan ko mag-workout. Kaya pa ba natin to? Abot ba tayo ng 2022? Joke lang. Anyway, okay. Pilitin ko sarili ko mag-workout ngayon. Para at least may magawa naman akong ginabi na. We are gonna work out. We are gonna work out. We are gonna work out. Sana all nag-work out. Sana all nag-work out. Hi, hello there. It's me and my barbells again. Barbell lang pala, isa lang.
pang tinapay. Gusto ko siya pag-isahin ngayon kasi para maka-arm workout ako. Ia-assemble ko muna siya, guys. Oh, nam, boring na ng buhay ko. Kore, alam ba't nanonood pa rin kayo sa akin? Pero alam mo, na-realize ko, with or without the pandemic, it really depends on you kung paano mong bibigyan ng meaning yung life mo. So, kung ano yung gagawin mo araw-araw. Kasi ba iniisip natin ngayon lagi, it's because of the pandemic, kaya ganito yung nafe-feel natin. Which is partly true, but at the same time, this really our duty naman din as the owner of this body that we live in, kung paano natin ililive yung life natin. It would really take a huge amount of effort for us to be sane, to be active, and try our best to give meaning to our lives. If there's one thing na sobrang niregret ko is I haven't really paid that much attention sa health ko, kaya binabawi ko na lang sa pag-regain ng health. And so far, I feel like meron naman progress yung health ko. Hindi ko alam kung nakikita nyo siya, but whenever I look at the mirror, konti na lang yung chan ko. And I'm actually starting to gain the gains, you know? Hindi ko naman talaga target maging sobrang laki kasi baka maging Johnny Bravo ako. And with my height, hindi din bagay na sobrang bata. So, I really just want to be healthy. Ako lalo na ngayon na kapag ka magsa-30 ka na, hindi ka na bumabata, doon nararamdaman mo na yung gravity. Like, nagkaka-wrinkles ka na, magsasag yung mga bagay-bagay sa iyong katawan na hindi mo mapipigilan. And ayoko talaga tumanda! Ayoko tumanda! Wait a minute, nag-WeChat yung nanay ko. I'm so done with this pandemic. Kaya pala masakit. Alam mo dapat may ano eh, may music. Ayaw tumigil. Hello. Ayaw tumigil. Ayaw tumigil. Binigyan ako ng mom ko ng maraming prutas. Nagdala siya ng grapes at ng peach. You peach. Peach! You peach. Oranges. Hindi ko alam English ng babalatan. Peel. I'll peel. I will peel you. Wow, look at that. Eat. Next up is the peach. Eat. Puro tao na nakikita ko talaga. Ang sarap. Shrimp yan? Shrimp. Feeling ko okay lang na bloated ka sa fruits. Kasi di ba iihiin mo rin. Peach ba talaga yan? Hindi, banana. Banana to. Hindi kasi, di ba, si Christian. Bloat. Alam niyo guys, lagi ko sinasabi na mag-isa ako sa condo. Nagtatampo na siya. Sabi niya, hindi mo sa akin dito. Laruan lang ako dito. Follow niyo si Paco sa Instagram. It's Mr. Paco. I remember reading something on my friend's Instagram post before that sometimes it's not actually a bad day. It's really your behavior that, you know, would determine how your entire day would go. Pag moody ka, 'di ba? Parang you inflict that sa sarili mo. Pero in reality, kapag pinalitan mo yung mindset na yun na, okay, nakakainis tong isang bagay, after that, move on ka na, try mo na magpaka-good vibes, and then you slowly realize na that specific time that you decided to, you know, have a good mood, it actually makes your day more beautiful. So, sumakit yung katawan ko dun sa workout and sa mga pinagagawa ko today. I always get tired easily, nasa-stress ako agad, and after a long day of work, hinahope ko na lang na masarap yung tulog ko na hindi rin stressful pagdating sa tulog. And ito talaga isang hack na natutunan ko. Ayan, Efficacent Oil Extreme. Lavender yung scent niya. Sobrang bango niyan and relaxing kapag nilalagay ko sa katawan ko. Ang sarap ng tulog ko every night. Alam mo, itry mo din yun para hindi ka na ma-stress. Tulog na tayo. Ayan, so sinashot! Ina-apply ko lang siya sa aking neck and back. And instantly, mararamdaman mo na agad yung relaxing feeling na ang gaan-gaan sa pakiramdam. It's very soothing. Spell soothing.
S-E. I learned recently, kaya pala before hindi ako masyado nakatulog ng maaga, as in late, like mga 3 to 4 a.m. ganyan. It's because lagi ako nasa phone. Apparently, yung rays sa phone, UV rays, I'm not sure kung yun, may something sa rays ng phone that actually keeps your mind active. So if you decide to sleep ng 11 or 12, kailangan more or less 20 minutes before sleeping, hindi ka na-expose sa gadgets so that your mind will be able to relax also. Ayan, and sabayan nyo na rin ng Efficacent Oil because it really gives you a relaxed dream sleep. Maghanap tayo ng comment of the day. Sabi niya, acquiring Ben's enthusiasm and tranquility. 520. What does it mean, 520? But thank you so much. Thank you for watching. I'll see you again on my next video. Say see ya.